masayang buhay sa mga online subscriber po namin. Alipo kayo at samahan po ninyo ako at aking ipakita sa inyo kung paano gumupit na tinatawag na papikat sa sitso. Ngayon po, iumpisaan po natin sa kanyang lihi at napunta sa kanyang likod. Ang gamit ko po na blade ay number 30 at gumamit pa ako ng guide na number 2. At ngayon ay inumpisaan ko na mula sa kanyang liig at punta sa kanyang likuran. Ganito ang kadalasan kong ginagawa. Pero nakadepende naman po sa mga groomer kung saan sila nagsisimula at kung saan sila naging kampante. Pero ako, sa ganitong part ako nagsisimula dahil ito na po ang aking nakasanayan. Maswerte po tayo ngayon dahil napakabihin po ng asong ating ginugupit. Hindi masyadong malikot at hindi rin po siya matapang, sapagkat maliit pa lamang po ito ay ako na po ang humahawak. Ako ang laging nagpapaligo at gumugupit hanggang sa ngayon. Walang ibang sinuman ang makahawak ng asong ito maliban sa akin. At laking pasasalamat ko at pinagkatiwala nila sa akin at nagustuhan nila ang aking serbisyo. Pagkatapos kong itrim sa kanilang likod ng kanyang katawan, ay dito naman tayo sa kanyang liig sa harapan. At pagkatapos niyan, ay tinapos ko na rin ang kanyang ulo or sinunod. At may nakita kong mga iksi sa likod, kaya tinira ko na lang ulit. Ang asong ito ay napakabait. Wala masyadong imig. Hindi ko alam o natatakot, pero ganyan talaga siya. Napakabait ang asong yan at napakasuwit. Binawasan ko na rin po ang buhok sa kanyang tainga dahil sa gustuhan po ng may-ari. Ayan, papunta na po tayo sa baba. At kailangan ko na rin tirahin sa bandang dibdib ng kanyang katawan na malapit sa kanyang tiyan. At isinunod ko na rin po ang kanyang paa sa harapan. Unting trim lamang po dyan dahil mamaya ay ulitin pa rin po natin yan gamit naman ang gunting. Medyo ingat naman po tayo pagdating sa part na ito dahil medyo nakakiliti po ito sa aso. Kahit kung nakikita po ninyo ay parang medyo natakot po siya, pero dahil sasanay na rin, kaya okay na rin para sa kanya. Ayan po, at malapit yun na pong matapos ang kanyang mga paa. May konting trim lamang yan po sa kanyang paa dahil mamaya tatapusin po natin yan gamit ang gunting. At kailangan ko na rin pong itrim ang kanyang puwitan. Kailangan ko tanggalin yung mga mamahabang buhok, pero iwan po natin ang kanyang buntot. At sa ditong part naman ng kanyang tiyan ay dapat ko siyang albuhin para maging malinis tingnan. Kailangan maging maingat
dahil sa kunting mali lang ay maaaring masugatan ang kanyang tiyan. At dahil sa ako'y sanay na sa ganitong gawain, kaya baliwala na lang ang mga ganitong trabaho. Pero kailangan ko rin pa rin mag-ingat, kasi dahil isang pagkakamali ko lang ay maaaring mawalan ako ng trabaho. Kailangan ko rin linisin ang kanyang puwitan. At ang kanyang paa, kailangan ko tanggalin ang mga balahibong nakasuksok sa kanyang paos para maging malinis at hindi siya madulas, lalong-lalo na ang tiles ang kanilang sahig. Kailangan din ng kunting ingat dito dahil ang part na to ay napakasensitibo. Kung nakikita po ninyo, nakikiliti po ang aso. Pero dapat tayo magawa. Kailangan niyang tiisin para matapos natin ang ating ginagawa ng trabaho. At ayan na, natapos ko na mga kaibigan sa kanyang part ng kanyang paa. Ay punta naman po tayo sa kanyang mukha. Kailangan kong alisin yung mga balahibo na malapit sa kanyang mata. Pinagamitan ko siya ng blade na number 30 para talaga siyang malinis tingnan. Siyempre hindi naman kaya ng blade yan. Kailangan ko munang suklayin para lumabas yung mga nakatago. At gagamitan ko siya ng gunting. Curved scissor ang ginagamit ko. At hindi pa ako gumagamit ng straight scissor, dahil yan na po ang aking nakasanayan. Sa bahaging ito, dapat po tayo maging maingat. Dahil sa kunting pagkakamali mo lang, ay maaaring matusok ang kanyang mata o masugatan kanyang bunganga o ang kanyang dila. Para sa akin na matagal ko nang ginagawa, ay baliwala na lang ito. At ngayon, kailangan kong suklayin para lumabas yung mga nakatagong mga balahibo o buhok. Hindi pa man tapos, pero kailangan ko na siyang paliguan. Sa aking papaligo, kailangan kong basain ang buo niyang katawan. Kailangan kong himasin ang kanyang balahibo para mawala yung mga buhok na nakadumikit-dikit na dyan sa kanyang katawan. Napakabait ang asong ito dahil hindi siya malikot. Hindi katulad ng ibang aso, napakalikot po pagpaliguan. Siya po ay easy-easy lang. At ngayon, nagamitan ko na siya ng shampoo. Ang ginagamit kong shampoo nga pala ay groomer-based, na may bangong napakabango. Mas mabango pa sa jowa mo. Kailangan kong kayurin para siguradong malinis ang buo niyang katawan at ang kanyang balahibo. Kailangan ko rin talagang linisin ang kanyang paa, dahil minsan may mga nakadikit po dyan na mga dumi, katulad ng alikabok o lupa, o minsan ay ang kanilang dumi. Kailangan ko rin kuskusin ang bahagi ng kanilang private part ng kanilang katawan. At titikan kong malinis ito bago ko banlawan
Maligamgam na tubig ang aking pinapaligo. At hindi po ako gumagamit ng malamig. Dahil ayaw ko pong lamigin ang aking asong ginugrong. Sa part ng kanyang ulo, kailangan mong takpan ang kanyang tainga na hindi mapasukan ng anumang tubig na sani ng infeksyon. At ito, tapos na. At atin na po siyang idadry. Malakas po ang aking pangalan. Pabunta na po ako ng 10 minuto. Ay ating ama po tayo. At mga kaibigan, ngayon ay matuyo na siya. Kailangan ko namang gupitin ang kanyang kuko. Medyo masilang po pagdating sa part na ito. Dahil karamihan sa mga aso, ayaw nilang gupitan ang kanilang makakuko sapagkat masakit po ito. Kailangan ko rin mag-ingat dahil sa konting pagkakamali ko lang ay maari itong dumugo o hindi kaya maari akong kagatin. Pero salamat na lang dahil napakabait ang asong ito. At hinayaan niya akong gupitin ang kanyang mga kuko. Sa part na ito, medyo dito ako nahihirapan. Dahil umaangal siya. At yun yun ninyo nakikita ay ayaw niyang paggupitan ang bahagi ito ng kanyang paa. Medyo kinamahan ako. Baka kagatin niya ako. Ayan. Binigyan ko siya ng isa para tumino. At ayan siya ay naging kalmado. Minsan gagawin din po natin yun at hindi natin maiwasan. Takutin din natin sila. Ayan. Pero pagkatapos yun, kailangan natin sila bigyan ng reward o kahit himasin lang ang kanilang ulo. At umpisan ko na po ang pag-trim sa kanyang paa. Ito yung tinatawag ko kanina. Nagagamitan na po natin ng curved scissor. Hindi pa ako gumagamit ng straight scissor sa aking pagugupit. Sa kadalihan ng mapurol po ang aking straight scissor. At hindi pa ako binigyan ng bago. Kaya tiis-tiis lang muna, Papa Jazz. Medyo easy-easy lang pagdating sa mga ganitong mga gawain. Medyo nakaka-relax na po ang ating aso. Dahil hindi na po tayo gumagamit ng machine sa kanyang paa. Kailangan ko lamang pong alisin ang mga excess para maging pantay at magiging bilhog ang kanyang paa. Sa ganitong kalagayan, medyo hindi ako nahihirapan dahil hindi po malikot ang ating ginugupitan. Dahil ang part na ito ay talagang napakamasilang. May mga asong ayaw magpapahawak sa kanilang mga paa dahil sa kinikiliti po sila. Kaya kailangan ang kunting tiyaga
mahabang pasensya. Sa ganitong trabaho. Kung inyo po nakikita ay nasisimula po ako sa isang paa. Sa unahan. Dahil yan na po ang aking nakasanayan. Dito medyo nahirapan po ako. Pero carry lang. Dahil medyo bumapalag po ang ating aso. Pero ayos na rin sa bandang huli. At kalmado na rin siya. At hindi rin bumapalag. Ang tawag pala sa gupit na aking ginagawa ay puppy cat. Kung masyado pa nating iklihan, yan po ang natawag na summer cat. Hindi naman natin siya kailangan gupitan pa ng mas maikli pa niya. Dahil dito sa umpan, ay hindi naman sila nasa labas kung di mayroon po silang aircon sa kanilang mga garden. Dalawang gunting ang gamit ko ay puro pakurba. Dahil pag hindi pa hutin to sa isa, isa naman ang ginagamit ko. Ngayon, sa bandang likuran na naman ng kanyang paa, ang ating ginagupitan. Parelax-relax lang po ang ating aso, mga kaibigan. Dahil sanay na ito sa gupit. At kailangan ko mag-ingat. Hindi natin alam. Minsan natin tawag na disgrasya. Dahil matalas po ang gunting na gamit ko. Dahil sa isang pagkakamali ko lang ay maaring mahiwa ko ang kanyang balat. Kailangan kong bilugin ang kanyang kita. Katulad ng pagbilog. Pagbilog mo sa diwa mo, sa ulo ng diwa mo. Ay, joke lang pala. At ang mga kaibigan, kung nakita po ninyo, ay relax na relax po ang ating aso. Ang trabahong ito ay hindi po madali. Sapagkat kailangan mo dito ang tiyaga at mahabang pasensya, lalong-lalo na pag ang aso ay makulit at matapang. Mapalad po tayo ngayon dahil ang ating asong kinugupitan ay napakabayad. Dahil kung hindi siya magpakabayad, alam na, joke lang. Bawal po dito ang manakit ng aso. Kaya kailangan mo ng mahabang pasensya sa ganitong trabaho. Nasa panghuling paan na po tayo, mga kaibigan, sa bandang hulihan. Ganun pa rin ang ginagawa po natin. Kailangan natin nabilugin at tanggalin ang mga eksis. Sa ilong ko pa ang mga sobra-sobra. Sa may mga sobra-sobrang diyowa dyan, mamigay naman kayo. Sa mga walang diyowa ay joke na.
At ang mga kaibigan, malapit na po natin matapos ang kanyang panghuling paas sa likuran. Kailangan natin isuplayin para malabas yung mga ibang mga eksis o mailabas yung tunay mong nararamdaman, agoy. Ayan, at pinapantay ko na lamang po sa kanyang likuran. Hindi na ako gagamit ng gunting sa kanyang katawan. Gagamitan ko uli siya ng machine. Ganon pa rin po ang blade ang aking gamit. At ganon din po ang guide. Number 30 na blade at number 2 na guide. Natataka po kayo kung bakit nababawasan pa rin. Siyempre pinaliguan ko na po siya. Kaya hindi na malakit ang kanyang buhok. Kaya't nagkaroon or naging medyo mahaba pa rin siya. Kaya kailangan natin kuskusin gamit ang machine na ito para makuha natin ang perfect na gusto ng mayari na maging isang papikat. Minsan gunting din ang ginagamit ko. Pero mas mainam na rin kung bili ko ng machine na lang para mas madali. Ginagamitan ko siya ng gunting kung medyo mapurol ng aking blade. Medyo maswerte tayo ngayon dahil bago yung blade natin. Kaya't walang problema. Kahit pwede natin gamitin pang finishing ang machine, gamit ang number 30 na blade at guide na number 2. Katulad ng dati kong ginagawa, inuuna ko pa rin po ang kanyang likuran, bahagi ng kanyang katawan, at isunod natin ang kanyang lihi pababa. Sa ganitong paraan, sa ganitong ganito na sa mga finishing, ay inuuna ko talaga ang mga paa at inuli ko ang katawan, tapos ulo at mukha. Ayan na. At sinusigurado kong pantay lahat para hindi masyadong uka-uka kong tingnan. Medyo okay ang blade natin ngayon dahil bago ito. Kaya napaka-easy lamang. At sinusigurado ko maging pantay sa kanyang tiyan na wala masyadong lumalabas para maganda tingnan. Ngayon naman ay pinafinal ko na rin po ang kanyang ulo, ano rin po ang kanyang tainga at ang kanyang mukha para maging pantay ang kanyang balahibo. At pagkatapos mga kaibigan ay gumagamit ulit ako ng kurbang gunting para gupitin ang mga extra na lumalabas o mga excess na lumalabas sa kanyang ulo at mukha.
kailangan kong bilogin ang kanyang mukha sa pamamagitan ng curb scissor at bawasan konti yung sa ilalim ng kanyang mga mata para maging malinis tingnan. Katulad ng dati, kailangan maging maikat ka sa part na ito. Dahil kung sa konting pagkakamali mo lang at konting galaw ng aso na hindi mo makontrol, ay maaaring makasugat ka sapagkat ang gunting na ginagamit ko ay napakatalas. Kung nakikita po ninyo ay hindi po siya gumagalaw dahil ang asong ito ay sanay na sa ganitong gupitan. At sinasigurado kong pantay at malinis ang kanyang mukha. Dahil ito po ang unang tinitingnan ng may-ari o sino man sa atin. Medyo mahaba po ang kanyang buhok sa tainga, kaya kailangan ko itong itrim para maging pantay. Kunting ingat lang, baka magupit natin ang kanyang tainga. Ang tainga po ay isa po nakama, pinakama silang bahagi katawan ng aso, na pag ito po yung magupit ay sobrang daming dugo ang lalabas po dito. Kaya kunting ingat, dahil sa talas ng gunting, isang iglap lang ay maaari ka makasugat. At ayan na po mga kaibigan, ay malapit na po natin siyang matatapos. Maraming salamat sa mga taong laging sumusuporta po sa akin. Ay maraming salamat kung hanggang ngayon ay pinapanood mo pa rin ang video nito. Maraming salamat at hindi mo ako iniwan. Maraming salamat dahil sa tinapos mo talaga ang video nito. At ito na po mga kaibigan, ang ating final. Iyan na po siya. Iyan. Iyan na po ang final na gupit natin ng ating aso. Maraming salamat. At hanggang sa muli, paalam.